Take my hand, take my whole life too. Nung una kami nagkakilala ni Kathryn nung nag-audition ako para dun sa Growing Up na role. Wala naman akong ayaw sa kanya sila. Siyempre, unang-una, ako yung paguhan dun nung time na yun. I mean, lahat sila, artista na. Ako lang yung, di ba? Walang ayaw siya. Mas more on nagpapasalamat ako kung paano niya ako trinato na parang hindi baguhan. Parang trinato niya akong normal. Hindi, nagkahiyaan kami pareho. Siguro yun yung hindi agad namin na-break yung ice nung first meeting. Second, parang naging close kami nung medyo patapos na yung growing up. Okay. Kasi, feeling ko kasi yung problema sa akin, pag mahiyain, napapagkamalan ako na suplada, ganyan. Kasi dati, meron akong thinking na pag hindi nag-high sa akin, hindi na rin ako mag-high, nahihiya ako ganyan. Yun lang eh. Nagkahiyaan kami. Kaya nahihirapan lang before. Sa tingin ko, isa yun sa naging magandang chemistry sa amin. Kasi sobrang mahit, nagkikakahiyaan kaming dalawa. So pag nasa screen, may mga eksenang kilig, talagang totoong nagkakahiyaan kami. Na, alam mo yun, hindi kami komportable. So, yun yung naging isang magic pa siguro. Na talagang, yung hiya na yun, nag-transition siya sa kilig na siguro. Kasi kahit kami mismo, kahit si Kathryn mismo kasi kinikilig siya sa akin. Inaalala ko ngayon, hirap mag-isip yung mismo moment na nasabi ko yun. Pero feeling ko, nandun siya sa, nung nakita ko na nag-seryosa na siya. Na akala ko dati, love team lang. Ganun, so nag-make siya ng move, nag-seryosa. Pinakita yung intention niya. Dun ko na ano na, syempre, pag yung guy, yun yung iniintay mo. Tapos dun mo masasabi, Nasabi ko yon nung time na, isipin mo sir, araw-araw kami magkasama. Hanggang ngayon sir, anim na taon na yun. So parang mag-asawa na rin kami kung isipin mo. Parang lang, hindi kasi nga araw-araw kami magkasama. Diba, sir? Pero alam mo yung pakiramdam mo, kahit araw-araw na kami magkasama, parang excited pa rin ako noon makikita. So, doon ko nasabi, alam mo na yan sir? Sabi nga nila, pag limang taon na yun, pinakamahirap daw, di ba? And totoo nga yun, mahirap nga talaga siya. Kasi? Pero, huwag kang mag-alala dahil malalagpasan namin yun. Nagkakaproblema kami ni Kathryn. And hindi mo maiiwasan na talagang nag-aaway talaga kami. Ganun talaga eh. Hindi mo pwedeng may wala namang perfectong relasyon na hindi kayo nag-aaway, di ba? And parang kailangan mong pagdaanan yun. Para mas makilala nyo pa ang isa't isa lalo. Para mas malaman nyo pa kung gano'n nyo kamahal ang isa't isa. And pagsubok yan eh, na kailangan mo lang laging lagpasan para lalo kayong mag-grow. Ako, hindi mga lang siya reaction, di ba? Kasi totoo eh. Pero dapat naman talaga ako. Feeling ko, dun yung... Kasi ako pag nag-invest ako sa isang tao, kunwari may whether sa kaibigan or sa... important na tao sa buhay mo. Binibigay ko talaga. Binibigay ko lahat din yan. So, ayaw ko na may pagsisihan ako na kasi hindi ko to binigay sa kanya ng ganyan. May pagkukulang ako kaya nawala. So, gusto ko na wala akong pagsisihan. So, bibigay ko lahat. So, feeling ko yung wala pa naman yung time na desperate. Kasi hindi sa akin ever pinaramdam ni DJ. Parang nilulunod niya ako sa love niya. And ng family ko, ng friends ko, lahat sila, naramdam ko yung love niya. Kaya I'm very happy and blessed kasi hindi lahat ng tao naramdaman yun. At ngayon, yun yung pinaparamdam nila sa akin. Wala ba sir eh? I think swerte din ako. Wala pa ako naramdaman na ganun. I think ano lang ako, more on porsigido ako ng magmahal. Yun lang siguro. Pero hindi pa ako desperado. Porsigido lang. Kapamilya, subscribe now to Star Cinema's official YouTube channel and visit starcinema.com.ph for exclusive updates of Can't Help Falling in Love. For more exclusive Kilig videos, just click the I button over here.